Sarapan! For today's video, magluluto nga tayo ng nilaga na medyo bulalo. O diba? O diba, hindi ko rin alam kung ano bang itatawag ko sa luto kong to. Pero back to pagising serye, ayan na. Madilim pa nga yung kwarto ko pero tanghali na talaga yan. Off ko kasi today kaya ayan, tanghali na ako nagising. Pagkagising ko nga, iginising ko na rin si Baby Donut dahil maglalakad lang kami ngayon. Para naman makapag-exercise kami kahit papaano. Siyempre, habang nagkukulitan at nagchichikahan, pinaka-banding na nga namin to. Nandito na nga pala kami sa Muñoz Market at dito nga kami mamamalengke. Ang una nga pala naming bibilhin ay karne ng baka at papasok na nga kami sa loob. Ayan, oo, oh, diba? Ayan na. 380 or 60. Nasa 140 nga per kilo tong buto-buto. At nasa 460 per kilo naman yung pure karne ng baka. At nasa 380 pesos nga tong hawak ko, mga kachismose. Kukuha nga pala ako ng 2 kilo dahil isang batalyon kami sa bahay. Yung 380 per kilo nga ang kinuha ko, yung may kasamang buto. Hindi kasi pasok sa budget pag yung 460 per kilo ang kinuha ko, yung purong laman. Pinachop-chop ko na nga rin mga kachismoses para hindi na kami mahirapang maghiwa sa bahay. Kasi nga yung mga kutsilyo sa bahay ay kasing purol ng utak namin. Pagkatapos nga namin bumili ng karne ay dumiretso na nga kami sa bilihan ng gulay. At eto nga nakita namin yung sweet corn. Lalagyan ko nga pala niyan. Ayan, may sweet corn. Kaya magkano dito? Kahit isa lang, no? Yung dito? Tatlong piraso nga sa halagang 50 pesos na yung kinuha kong sweet corn at dediretso na nga tayo bibili ng gulay. Yung pechay na ano? Yung fresh na pechay. Ito rin. Ito lang at saka cabbage. Medyo nga hindi na fresh yung pechay nila mga kachismose. Kaya nga ang pinili ko na lang ay yung cabbage at saka yung baguio beans. Nasa 40 pesos nga yung cabbage pero natawadan natin siyang 35 pesos and yung baguio beans naman ay 15 pesos. Magkano dito po? Nasa 15 pesos nga per talit itong malaking pechay and itong maliit naman is nasa 10 pesos. At ang pipiliin ko na nga lang itong 10 pesos para hindi ko nahati-hatiin sa gitna. At dito na nga rin ako bumili ng ibang gagamitin ko sa pagluluto. At dahil nga may sobra pa sa pera at pasok pa sa budget namin, bumili na rin pala ako ng saging kalahating kilo. Nasa 100 pesos per kilo nga pala itong saging na ganito. At kalahati nga lang yung bibilhin ko. Galit ata si nanay at maglalakad na nga rin kami pa uwi. Pagdating na pagdating nga namin sa bahay ay inasikaso ko na nga tong karne ng at baka. At napakabait nga yung pinagbilhan namin dahil binigyan pa kami ng libreng buto-buto. Pagdagdag lasa rin kasi yan sa aking lulutuin. Pugasan at linisan nga lang natin tong mabuti. At pagkatapos nga ay aayusin ko naman yung mga gulay, hihiwa-hiwain ko. At eto na nga pala yung mga gulay na pinamili ko. Baguio beans, cabbage, pechay. Meron din ako ditong onion leeks. At ang hindi nyo nga alam ay nakalimutan kong bumili ng patatas. Kaya nga napabalik kami ulit ng palengke. Paborito kasi ni Baby Donut yung patatas. Kaya hindi talaga pwede na walang patatas sa lulutuin ko. Nahiwa ko na nga lahat mga kachismoses at malinis na rin yung ating karne. Ibababad ko nga lang lahat ng gulay sa tubig. At dahil nga isang batalyon kami dito sa bahay ay kawa nga yung gagamitin ko. Naglagay na nga ako ng malinis na tubig at sinunod ko na yung karne ng baka. Maglalagay nga rin pala ako ng 4 sibuyas. Papakuluin at palalambutin lang natin siya ng 3 beses para talagang malambot ang ating karne ng baka. At unang bukas ko nga ay ganito pala yung itsura. Hindi pa talaga malambot yan kaya dadagdagan ko ulit ng tubig. Gumamit na pala ako ng heater pampainit ng tubig para mabilis na nga ang pagluluto. Luto. At
dalawang beses ko nga nilagyan ng tubig at pagkatapos nga ay nag-ready na nga rin ako ng mga gagamitin. Nag-ready na pala ako ng ground black pepper. Yes, powder ang gagamitin ko. Then, garlic powder and patis. Then, after that, imimix ko lang mga kachismoses. And, ready ko na rin pala tong sibot herbs. Chinese herbs to guys na nirecommend sa akin ng tindera sa palengke, yung mga pinagbilhan ko ng gulay. Mas lalo nga daw sumasarap ang nilaga o bulalo pag nilagyan nito, kaya itatry natin. At ito na nga pala yung pangatlong paglalagay ko ng tubig. Pagkatapos ko nga ilagay yung patis at saka yung herbs ay tatakpan natin ulit. After nga ng ilang minuto, isusunod ko na nga yung sweet corn. Sino nagsabi? At habang nga nagluluto ako ay talagang nagkwekwentuhan kami para hindi naman nakakaboring. Sarap kasing magluto habang nagkwekwentuhan. Sabi ko nga isang pirasong sweet corn lang yung gagamitin ko. Pero nilagay ko na nga yung tatlong piraso at hiniwa-hiwa ko nga lang ng ganito. Pagkalagay ko nga lahat ng sweet corn ay tatakpan ko nga ulit para ito naman yung lumambot. Ito talaga yung una kong nilalagay dahil ito yung mahirap palang butin. At dadagdagan ko nga muna ulit ng tubig. Pagkatapos nga ng ilang minuto ay i-check ko yung sweet corn kung malambot na, kaso hindi pa talaga. At nang okay na nga yung sweet corn ay isusunod na nga natin lahat ng mga gulay. Uunahin ko na nga ilagay yung onion leeks. Pagkatapos naman yan ay isusunod ko na nga yung baguio beans. Next, ang paborito ni Baby Donut na patatas. At isasabay ko na nga rin yung puting sibuyas. Maglalagay nga pala ako ng onting asin at dadagdagan ko nga yung nilagay kong black powdered pepper. Grabe, ang bango talaga. Kung maaamoy nyo lang kung gaano kabango tong niluluto ko ay talagang matatakam kayo. At syempre, titikman natin para alam natin kung ano pa ba yung idadagdag natin o ano pa yung kailangan nating idagdag. And last, ilalagay na nga natin yung cabbage at saka petchay. Huli ko nga tong ilalagay dahil mabilis lang naman tong maluto. Tatakpan ko na nga sana pero naisipan ko nga haluin na lang. Para kapag naluto na yung cabbage at saka petchay, kumapit na lahat ng lasa. Tinakpan ko nga lang ng ilang minuto at eto na, kainan na. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!